Hoy, Encanto! Ilabas mo ang tunay mong anyo! Ang lakas ng loob mong pasukin ng teritoryo ko. Alam mo bang sa ginawa mo ay hindi ka na makakalabas dito? Melanie! Lumayo ka dyan! Sumama ka sa akin! Hindi siya sasama sa'yo! Sino ka ba? At bakit mo ako kilala? Umuwi ka na! Nag-aalala na ang pamilya mo sa'yo! Nandito ako para sunduin ka! Hindi ako sasama sa'yo! Dito lang ako sa mahal ko! Story time. Ako si Joseph, ang sumunod na antingero. Nagkwento ulit ako rito dahil sa mainit yung pagtangkilik sa aking kwento at karanasan. Ang ikukwento ko ngayon ay ang karanasan namin ng kaibigan kong si Dudong, kung saan taglay niya na rin ang mutya ng kanyang lolo Seryo. Sanggang dikit kami ni Dudong sa lahat ng bagay, pati na sa panggagamot. Siya ang albularyo at mahusay siya sa panggagamot ng mga naengkanto, nakulam, o kung ano-ano pang sakit na hindi maipaliwanag ng siyensya. Ako naman ang kumakalaban sa mga nagpapahirap sa pasyente niya. Ito ang dahilan kung bakit palagi pa rin kami magkasama kahit hindi na kami nagsusugal. Nung namatay kasi si Lolo Seryo, ay nagkasundo na kami ni Dudong na itigil na ang pagsusugal. Ipinangako namin yun sa puntod ni Lolo Seryo bilang respeto sa sakripisyo niya sa amin. Nagtayo kami ng negosyo ni Dudong. Nakakuha kami ng magandang pwesto sa palengke at nagtinda kami ng gulay. Ginamit naming puhunan ang mga napanaluna namin sa pagsusugal. Maganda naman ang pagpasok ng pera sa amin. Natutustusan nito ang pangangailangan namin sa bahay at nakakaipon din kami. Tuwang-tuwa nga ang inay at palaging sinasabi sa akin na mabuti na lang at si Dudong ang naging kaibigan ko. Nagkaroon daw kasi ng direksyon ng buhay ko. Totoo naman yun, dahil utak negosyante tong si Dudong. Nahawa ko sa mga pangarap niya ng masenso sa buhay. Wala rin kaming problema sa pagiging magkasosyo dahil hindi naman kami nagugulangan. Higit na importante sa amin ang pinagsamahan kaysa anumang material na bagay. Ang hindi lang alam ni inay, bad influence din tong si Dudong dahil nag-aaya na naman siya magsugal kami ulit. Tol, ano ka ba naman? Isang taon pa lang ang nakakalipas mula nang mamatay si Lolo Seryo. Tapos gusto mo na kagad sirain ang ipinangako natin sa puntod niya? Galing ako kahapon sa puntod niya, Tol. Nagpaalam na ako. Nangako sa kanya na huli na to. Kaya pumayag ka na rin, Tol. Anong pumayag na rin? Bakit? Pumayag ba si Lolo Seryo sa'yo? Ikaw, Dudong, huwag mo nga akong pinaglolo ko. Sus! Ang importante ay nagpaalam ako. Saka nagsorry na rin kaagad ako. Maiintindihan tayo ni Lolo. Para naman sa negosyo natin to eh. Nakapangako na tayong hindi na magsusugal kahit kailan, Tol. Pwede sigurong utangin na lang natin yung iba. Papayag naman siguro yun si Mr. Tan. Incheck yun, Tol. Bawat sentimo ay mahalaga sa kanila. Kaya imposibleng papayag sa atin yun. Sugal na lang ang naiisip kong solusyon, Tol. Kung hindi kaya, huwag muna tayong bumili ng truck. Saka na, pag nakaipon na tayo. Ano ka ba? Wala na tayong mabibiling kasing mura ng truck ni Mr. Tan. Babalik na ang buong pamilya niya sa China. At lahat ng ari-arian nila ibebenta na. Marami kayang gustong bumili sa truck niya. Dahil halos kalahati na ang presyo nito sa bago. Tayo lang ang hinihintay niya. Dahil nga napagaling natin ng anak niyang nakulam. Ang Mr. Tan na tinutukoy ni Dudong ay ang nagbabagsak sa amin ng panindang gulay. Minsan na rin namin ginamot ang anak nitong nakulam. Si Dudong ang gumamot sa anak niya, habang ako ang nakipaglaban sa mangkukulam. Napagaling namin ang anak niya, kaya malaki ang pasasalamat sa amin ni Mr. Tan. Gusto ni Dudong mabili ang delivery truck na gamit nito sa pagdi-deliver ng mga gulay. Yun nga lang, ay kulang ang perang naipon namin para mabili ito. Ang naisip ni solusyon ni Dudong ay magsugal kami ulit. Sa tingin mo ba kaya nating makuha yung ganyang kalaking halaga sa isang tayaan lang sa perya? Pagsasamahin natin ang mga ipon natin, tapos pumusta tayo sa karera ng kabayo. Mga mayayaman ang tumataya dun. Kaya kahit isang beses lang tayong manalo, ay siguradong tiba-tiba tayo, Tol. Tol naman, malaking sugal na yan ah. Hindi na kaya ng konsensya ko yan. Grabe ka naman, Tol. Para namang papatay tayo ng tao. O kaya magnanakaw kung makapagsalita ka naman ng ganyan. Hindi ba parang pagnanakaw din ang ginagawa natin? Parang ninanakaw na rin natin ang pera nila dahil may mga pampaswerte tayo. Ay nako, ang pagnanakaw ay sapilitan, Tol. Tataya lang naman tayo eh. Tsaka karamihan sa mga tumataya dun mga politiko. Ano, tatanggi ka pa? Makakatanggi pa ba ako? Eh parang gawin mo na lahat para mapapayag lang ako eh. Yun! Papayag ka rin pala eh. Pinahihirapan mo pa ako. Doble ang swerte natin ngayon. Dahil may mutya na rin ako. Walang talo dito, Tol. Dahil magaling mangumbinsi si Dudong, ay natuloy kami sa pagtaya sa karera ng kabayo. Katulad ng inaasahan namin, ay nanalo kami. Malaki ang ipinusta namin kaya malaki rin ang balik ng pera sa amin. Tamang-tama to para mabili namin ang truck ni Mr. Tan. Tuwang-tuwa si Dudong habang pauwi kami. Dahil mabibili na namin ang truck na pangarap niya. Sakto naman ang pag-uwi namin dahil nakaabang na sa pwesto namin si Mr. Tan. Malawak ang pagkakangiti nito na parang bang may dalang magandang balita. Ako bigay inyo discount!
Kailangan lang pagalingin anak aking kumpadre. Ako bida kayo magaling. Kaya huwag ako pahiya. Makakaasa po kayo, Mr. Tan. Ano po ba nangyari sa anak ng kumpadre nyo? Sa tulala, wala sarili. Tapos deliryo palagi. Pabalik-balik hospital pero hindi gumagaling. Ubus pera, kumpadre. Kaya ako sabi kayo magaling. Kayo gamot akin anak, kaya gusto niya gamot nyo rin anak niya. Nako, subok nyo na kami, Mr. Tan. Kapag ganyang hindi mapagaling ng doktor, ay siguradong kaya namin pagalingin yan. Oo, ako tiwala inyo. Kaya sama kayo akin. Punta tayo bahay, kumpadre. Ngayon na po ba? Kadarating lang kasi namin eh. Hindi pwede hintay tagal. Baka anak, kumpadre, patay na. Alam, madali. Sayang discount. Oo nga naman, tol. Bakit ikaw hintay pa? Kapag namatay yon, wala tayo discount. Di ba, Mr. Tan? Tara na. Matapos namin kunin ang mga gamit namin sa panggagamot, ay sumama na rin kami kay Mr. Tan. Sakay na magarang kotse niya. Pabulong-bulong pa si Dudong sa akin na darating daw ang panahon na makakabili rin kami ng kotse. May kalayuan ang biyahe namin hanggang sa pumasok ng sasakyan sa loob ng isang farm. Maraming punong mangga sa lugar na to. May mga pananim ng gulay at kung ano-ano pa. Ang nakatawag pansin sa akin ay ang malaking puno ng balete na malapit sa bahay ng kumpadre ni Mr. Tan. Malaki ang bahay at makikitang mayaman ng mga nakatira. Ipinakilala kami ni Mr. Tan sa kumpadre niyang si Danilo. Akala namin ay incheck din to, pero purong Pilipino naman ang itsura nito. Dinala nila kami sa silid ng anak nito, na isa palang magandang dalaga. Ipinakilala nila ito sa pangalang Melanie. Nakatulala lang to habang tuwid na nakahiga sa kama. Itatanong ko lang po, matagal na po ba ang punong balete sa bakuran niyo, sir? Matagal na, iho. Bago pa namin mabili ang farm na to at patayuan ng bahay, ay narayan na ang puno ng balete. Ramdam mo rin ba ang enerhiyang nangagaling doon, tol? Oo, tol eh. Para makasigurado tayo, isagawa mo muna ang pagtatawas. Inilabas ni Dudong ang mga kagamitan niya. Humingi siya ng isang plangganang tubig bago inilabas ang kandilang may orasyon na gagamitin niya sa pagtatawas. Sumambit siya ng mga kataga habang ipinapatak ang kandila sa tubig. Matapos to, namuo ang isang imahe ng nilalang. Sir Danilo, may nagkakagustong itim na engkanto sa anak nyo. Hindi sa tinatakot ko kayo. Pero kaya nakatulala lang yung anak nyo ay dahil wala na sa katawan niya ang kanyang spirito. Nasa mundo na siya ng itim na engkanto. At kapag hindi natin siya nabawi, ay tuluyan siyang mamamatay. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko yan o ano. Kumpadre, ikaw tiwala akin. Ito si Joseph. Siya talo akin kalaban mang kukulam. Ito Dudong, pagaling akin anak. Kaya ikaw tiwala sa akin. Sila makakatulong sa iyo, anak. Susubukan ko pong kausapin ang anak nyo. Pero wag po kayo mabibigla. Kami po ni Dudong ang bahala sa kanya. Hindi namin siya pababayaan. Sige, magtitiwala ako sa inyo. Dahil dito sa kumpadre ko, kung mapapagaling niyo ang anak ko, magbabayad ako ng kahit magkano. Nako, Sir Danilo, hindi po kami nagpapabayad sa aming serbisyo. Sila libre serbisyo. Sila hindi scammer. Kaya ikaw tiwala sila, hindi peke albularyo. Kung ganoon, maraming salamat. Ipinaliwanag namin kay Sir Danilo ang proseso ng gagawin naming paikipag-usap sa itim na engkanto. Tatawagin namin to at kakausapin sa pamamagitan ng pagpapasapi sa katawan ni Melanie. Si Melanie lang kasi ang natatanging koneksyon namin sa engkantong itim. Kapag sumapi na to, ay doon naman ililipat sa katawan ko para hindi mahirapan ang katawan ng babaeng to. Sinimulan na ni Dudong ang orasyon. Nagsambit siya ng mga kataga at pagkatapos ay tinawag ang itim na engkanto. Kaibigan! Gusto kitang makausap! Huwag mo kong pakialaman, albularyo! Sandali! Anong nangyayari? Nagulat si Sir Danilo nang marinig niya nagsasalita si Melanie, pero malalim at mabangis ang boses nito. Kahit ipinaliwanag na namin sa kanya, ay nabigla pa rin siya at binalak pang hawakan ng anak niya. Mabuti na lang dahil maagap ako, napigilan ko siya. Sir, magtiwala ka sa amin. Ibabalik po namin ang anak niyo. Kumalma naman to, pero may kita pa rin ang pag-aalala sa mukha niya. Itinuloy namin ni Dudong ang pakikipag-usap sa engkantong itim at sinubukan tong pakiusapan. Kaibigan! Wala namang gumagambala sa'yo. Kaya sana'y huwag mo namang gambalain ang mga nakatira dito. Ibalik mo na si Melanie sa katawan niya. Hindi! Akin lang siya! At dito siya na mabagay sa mundo ko. Umalis na kayo! At huwag nang makialam pa! Sa huling pagkakataon, kaibigan, tatanungin kita ulit. Ibabalik mo si Melanie ng mapayapa? O babawiin namin siya sa'yo ng sapilitan? Ang lakas ng loob mo! Hindi mo siya mababawi sa'kin! Masaya siya dito sa piling ko! Tol, mukhang hindi madadaan sa maayos na pakiusap yan. Simulan na ba natin? Sige, Tol. Kumanda ka na. Umusal ako ng mga orasyon para ihanda ang katawan ko sa anumang mangyayari. Umusal ako ng orasyong kabal para hindi ako mapuruan sa gagawin ni Dudong kapag sumapi na sa katawan ko ang engkanto. Nagbitaw rin ng mga orasyon si Dudong sa kabuuan ng silid para maging proteksyon namin. Sa ganitong paraan, hindi kami magagawang saktan ng engkantong itim. Nagsagawa muli ng ritual si Dudong
para sa paglilipat ng sape. Ilang saglit lang ay nawala ng malay si Melanie. At pagkatapos ay nakaramdam ako ng malakas na enerhiyang pumapasok sa katawan ko. At pagkatapos ay nablangko ng isipan ko. Ang mga sumunod na eksena ay kay Dudong ko na lang nalaman. Matapos niyang mailipat ang sapi sa katawan ko ay sinimulan niya ng pahirapan ng engkanto. Gumamit si Dudong ng maliliit na kahoy na kasing laki at kasing taba ng bala ng barel. Inilagay niya yon sa pagitan ng mga daliri ko sa kamay at pagkatapos ay pinigato ng malakas. Ayon kay Dudong ay umaatungal ako sa sakit. Subalit hindi ko yung nararamdaman dahil ang nahihirapan nito ay ang itim na engkantong nasa loob ng katawan ko. Ano? Ibabalik mo ba si Melanie o hindi? Hindi! Kahit ano ang gawin mo, hindi ko siya ibabalik! Tingnan natin ang tibay mo! Muling piniga ni Dudong ang mga kamay ko at nasaktan ulit ang engkanto. Kahit anong gawin ni Dudong ay ayaw nitong sumuko. Hindi mo pwedeng angkinin ang babaeng to na labag sa kanyang loob. Alam kong dinadaya mo lang siya, kaya ibalik mo na siya sa kanyang pamilya. Ako na ang pamilya niya. Patayin mo ang katawang to para matapos na to. Hinding hindi ko ibabalik si Melanie dahil akin lang siya. Talagang matigas ka, ano? Hinampas ni Dudong ng payat na patpat ang katawan ko. Kahit payat ang patpat ay nababalutan naman yun ng orasyon na siyang nagpapatindi ng epekto nito sa engkanto. Nagkaroon ng latay ang katawan ko sa paghampas ni Dudong, pero matibay pa rin ang engkanto. Malakas ang loob nitong hindi siya papatay ni Dudong dahil madadamay ang katawan ko. Dahil sa matigas to ay tinapos na muna ni Dudong ang ritual. Nang mawala ang sapi ng engkanto sa katawan ko ay ginising ako ni Dudong. Nang magmulat ako ng mga mata ay nakaramdam ako ng pananakit ng katawan ko. Tol, pasensya ka na. Nasobran ako dahil ang tibay ng pangit na engkantong yun eh. Kahit anong gawin ko ayaw sumuko eh. Ah, aray. Ayos lang, Tol. Ano bang nangyari? Nabawi mo na ba si Melanie? Hindi nga eh. Matibay ang isang yun. Paano ang anak ko? Hindi na ba siya gagaling? Nako sir, ako na po ang bahala. Kung hindi umubra kay Dudong, ako na ang haharap sa kanya. Nako, huwag ka alala kumpadre. Iyang si Joseph, mahusay yan antingero. Sa talo kalaban ko mang kukulang kaya alam ko mababawi iyo anak. Pero paano? Ayaw ngang sumuko ng engkantong yon kahit na sobra na ang paghihirap niya. Paano na yung anak ko nito? Papasok po ako sa mundo nila. Babawiin ko ang anak nyo. Teka, hindi ba delikado yan, Tol? Baka hindi ka na makabalik. Tol, ito na lang ang paraan para mabawi natin ang anak ni Sir Danilo. Sige, ikaw ang bahala. Basta galingan mo ha. Kalalahanin mo yung discount. Tss, loko ka talaga. Naganda ako para sa gagawin kong paglusob sa balwarte ng engkantong itim. Kailangan maging malakas ang spiritual at physical na katawan ko para hindi niya ako matalo sa mundo nila. Dala ko ang aking trabong ko habang nakasokbit sa bewang ko ang itak na may lamang orasyon na minana ko pa sa aking Lolo Berting. Hinintay namin gumabi bago isagawa ang ritual. Ibinalot ko sa pulang tela ang aking trabong ko bago nilagay sa bulsa ng suot kong pantalon. Mahihirapan akong pumasok sa mundo nila kapag ramdam ko ang enerhiya ng aking mutya. Naglagay kami ng dalawang upuan sa ilalim ng punong balete. Pinaupo ko si Melanie sa isang upuan. Habang naupo naman ako sa kabila, naglagay ng taling pula si Dudong sa kanang kamay ko at ang kabilang dulo ay itinali naman sa kaliwang kamay ni Melanie para mabilis ko siyang mahanap. Kumanta ng kakaibang orasyon si Dudong habang iniikutan kami kasama ang punong balete. Umusal naman ako ng dasal para humingi ng proteksyon sa kataas-taasang Diyos bago mariing huminga. At pagkatapos ay ipinikit ko na ang aking mga mata. Nang maramdaman kong kalmado na ang paligid, ay marahan akong dumilat. Nang mga oras na to, wala na ako sa farm ni Sir Danilo. Hindi ko na rin makita sa tabi ko sila Dudong at Melanie. Madilim ang buong paligid at ang tanging tanglaw ay ang bilog na buwan. Ang nakakapagtaka ay masyadong malaki ang buwan dito at bilog na bilog to. Maraming puno na may baging sa paligid ko, pero iilan lang ang may mga dahon dito. Nakakatakot ang itsura ng lugar na to, para bang tirahan ng maligno. Naglakad-lakad ako sa buong paligid hanggang may makita akong kakaibang nilalang para siyang hayop dahil apat ang mga paa nito na nakalapat sa lupa. Sinundan ko to hanggang makarinig ako ng tinig. Nabobosesan ko si Dudong. Napakalapit lang sa tenga ko ng boses niya kaya lumingon ako sa paligid pero wala naman akong makita. Tol! Please lang makanapin si Melanie. Hindi ka pwedeng abutan dyan ng umaga. Dahil dito ay para akong natauhan. At naisip ko ang dahilan kung bakit ako naaakit na sundan yung hayop na yon. Bumalik ako sa pinanggalingan ko bago ko pasundan ng tuluyan ang nakita kong hayop. Alam kong ginagawa lang yun ng engkanto para linlangin ako. Nag-init ang kanang braso ko kung nasaan naroon ang pulang tali. Ito ang naging gabay ko para mahanap si Melanie. Kaya sinundan ko ang direksyon kung saan mas umiinit ang kamay ko. Hanggang nakita ko siyang nakaupo sa malapad na bato at katabi niya ang isang engkanto na kahit itim ang balat ay nakakabighani naman ang anyo nito.
Alam kong balat kayo lang to ng engkanto, kaya naman tinawag ko si Melanie para maiuwi na siya. Melanie! Lumayo ka dyan! Sumama ka sa akin! Hindi siya sasama sa'yo! Sino ka ba? At bakit mo ako kilala? Umuwi ka na! Nag-aalala na ang pamilya mo sa'yo! Nandito ako para sunduin ka! Ang lakas ng loob mong pasukin ng teritoryo ko. Alam mo bang sa ginawa mo ay hindi ka na makakalabas dito? Manahimik kang ang engkanto ka! Hindi kita kinakausap! Nandito ako para kay Melanie! Hindi ako sasama sa'yo! Dito lang ako sa mahal ko! Walang emosyon ang mga mata ni Melanie, kaya alam kong nasa ilalim siya ng engkantasyon. Nililin lang siya ng engkantong itim sa pamamagitan ng hipnotismo. Kaya bumulong ako ng tigalpo at ibinato to sa engkanto. At pagkatapos ay umusal pa ako ng ilang kataga para kontrahin ang kapangyarihang bumabalot kay Melanie. Hoy, engkanto! Ilabas mo ang tunay mong anyo! Hindi! Hindi mo ako kaya! Hindi maaari ito! Biglang natauhan si Melanie dahil sa binato kong orasyon sa kanya, para siyang nagising mula sa pagkakatulog at agad na tumili ng malakas dahil sa takot. Lumabas kasi ang tunay na anyo ng engkanto para tong matandang lalaki na ubod ng itim at sobrang laki ng tiyan. Mapupula ang mga mata nito na nanlilisik sa pagkakatingin sa akin. Bago pa niya ako lapitan para saktan, ay inilabas ko na sa bulsa ko ang trabungko ng ahas. Agad na nagliwanag yun na sumilaw sa mga mata ng engkanto. Napasigaw to habang nakatakip ang kamay sa mga mata. Diyos ko po, nasaan lugar ako? Anong klaseng nilalang yan? Melanie, halika na! Ipinadala ako ng papa mo para sunduin ka rito! Lumapit sa akin si Melanie at kumapit pa sa braso ko. Ramdam ko ang takot niya, kaya hinawakan ko siya sa kamay habang ang trabungko ng ahas ay nakatutok naman sa direksyon ng engkanto. Alisin mo ang bagay na yan dito! Umalis ka na! Lumayo na kayo! Binabalaan kita, engkanto! Huwag mo na ulit gagambalain ang babaeng to! Dahil babalikan kita! At kapag nangyari ulit yon, hindi na ako magdadalawang isip na tapusin ka! Oo na! Umalis na kayo dito! Mangako ka muna, engkanto! Maghanap ka na rin ng ibang tiraan mo! Dahil ipapaputol ko na ang balete! Nagkakaintindihan ba tayo? Oo! Nangangako ko! Ang mga engkanto ay marunong tumupad sa pangako! Alam ko yan, kaya hindi na muna kita pupuksain. Aasa ako sa salita mo. Ibinaba ko ang hawak kong trabungko. Nagliliwanag pa rin to, kaya ipinaloob ko to sa aking palan. Si Melanie naman ay nagtatago sa likuran ko dahil sa takot. Inalalayan ko siya at sabay kaming bumalik sa lugar kung saan ako unang napadpad. Habang sila Dudong naman ay kabadong-kabado na sa amin. Tol! Ano na? Igisingin na pa kita? Muli kong narinig ang boses ni Dudong. Alam ko na ngayon kung bakit naririnig ko siya, pero hindi ko nakikita. Naiwan siya sa mundo ng mga tao at binubulungan ang katawan kong naiwan doon. Inutusan ko si Melanie na pumikit at ginawa naman niya kagad to. Pumikit din ako at umusal ng orasyon. Nang muli akong dumilat ay nakaupo na ako muli sa puno ng balete. Nilingon ko si Melanie at nakita kong unti-unti na rin siyang nagigising. Nagtatakang iginagala niya ang paningin niya sa paligid. Si Sir Danilo naman ay niyakap kagad ang anak niya ng mahigpit dahil sa labis ng tuwa. Habang si Mr. Tan ay pumapalakpak at bilib na bilib sa amin ni Dudong. Hindi ba ako tama, kumpadre? Sila mahusay! Sila magaling albularyo at antingero! Salamat, kumpadre. Salamat din sa inyong dalawa. Katulad ng pangako ko, babayaran ko kayo kahit magkano. Nako, hindi po kami nagpapabayad, sir. Sapat na sa amin ang makatulong sa inyo. Ay, totoo po yan, sir. Sapat na sa amin ang discount. Uy, maya ka naman. Teka, ikaw yung nasa panaginip ko ah. Nagtatakang nakatingin sa akin si Melanie. Inakay naman siya ng papa niya papasok sa loob ng bahay. Inanyayahan niya rin kaming pumasok at dito namin ipinaliwanag ang lahat ng nangyari kay Melanie. Akala daw ni Melanie ay isang magandang panaginip ang nangyari. Nasa paraiso daw siya kasama ang isang gwapong prinsipe. Ang hindi niya alam ay nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng itim na engkanto. Kaya magaganda ang nakikita niya. Nang dumating ako ay nagmistulang bangungot yon dahil nakita niya ang tunay na anyo ng lugar. Pati na rin ang nakakatakot na anyo ng itim na engkantong yon. Sinabi ko rin sa kanila na putulin nila ang punong balete dahil baka may kung ano na namang mamahay doon. Nang matapos ang paliwanagan ay nagpaalam na rin kami ni Dudong sa kanila. Inanyayahan nila kami na dito na magpalipas ng gabi pero magalang kaming tumanggi. Inihatid kami ng driver ni Mr. Tan dahil nagpaiwan na rin to sa bahay nila. Natuloy naman ang pagbili namin ng truck niya. Kinabukasan kasi nito, si Mr. Tan mismo ang pumunta sa amin. Tinupad niya naman ang pinangako niyang discount. Pero nang makaalis na to, ay dito naman nagreklamo si Dudong. Grabe naman tong si Mr. Tan. Buwis buhay tayo kahapon tapos 10% discount lang. Akala ko pa naman 50% discount. Hayaan mo na. Hindi naman talaga tayo humihingi ng kapalit sa panggagamot eh. Oo nga.
Pero siya nagsabing magbibigay ng discount. Napakakuripo talaga. Sana sinabi mo yan kanina nung nandito pa siya. Nahiya ako eh. Yun naman pala eh. Titigilan mo na yung paghihimutok mo. Kahit nga yung bayad ni Sir Danilo ay tinanggihan mo. Tapos aasa ka sa discount ang incheck. Alam mo namang kuripot yun. Nakakahiya rin tanggapin yung bayad ni Sir Danilo. Lalo na't bala kong bumalik doon. Para saan? Magaling naman na si Melanie, di ba? Ano kasi tol eh? Ang ganda niya eh. Ewan, parang na-love at first sight ata ako. Kaya bala ko sana siyang ligawan. Samahan mo naman ako. Ha? Bakit magpapasama ka pa? Kaya nasasabihan tayo na malapit na magkapalit mukha natin eh. Kasi hindi ka mahiwalay sa akin. Pero lugi ako pag nangyari yun. Sobra ka naman magsalita. Lamang ka lang naman sa akin ng isang paligo. Pero kung ayaw mo, sige, ako na lang pupunta. Baka kasi ikaw pamatay pa niya eh. Loko ka talaga. May iwan ako dito at walang tatao sa pwesto natin. Ako ang natokang magbantay sa gulayan namin sa loob ng palengke. Bihira naman ang bumibili, kaya pinauwi ko muna si inay. Nagbabasa ako ng dyaryo nang marinig ko muli si Dudo. Tol! Tol! Bakit ba? Akala ko nakaalis ka na. Paalis lang ako eh, kaso may nakita akong paparating. Sino? Itinuro ni Dudo ang sinasabi niyang paparating. Nakita ko si Melanie nakasama ang driver nila. Nang makita niya ako, ay ngumiti siya at kumaway. Aray, ang sakit naman. Mukhang ikaw ang type niya, tol ah. Tumigil ka nga. Nakakaya ka kapag narinig ka niyan. Nagpasalamat lang naman sa amin si Melanie. Nagdala siya ng lutong ulam na siya daw mismo ang nagluto bilang pasasalamat sa pagligtas namin sa buhay niya. Naging madalas ang pagpasal ni Melanie sa amin. Minsan ay tumutulong siyang magtinda sa gulayan. Si Dudong ay nagtatampo dahil mas malapit sa akin si Melanie. Sa katunayan ay napalapit na rin ang loob ko sa kanya. Iniiwasan ko lang na magkagusto ako sa kanya dahil inaalala ko ang kaibigan ko si Dudong. Ayokong masira ang pagkakaibigan naming dalawa nang dahil lang sa babae. Pansin ko, ikaw talaga ang type ni Melanie. Suko na ako, tol. Susuko ka kagad? Hindi mo ipaglalaban muna? Sus! Ano pa bang ipaglalaban ko? Kung alam kong talo na. Alam ko naman na ikaw ang type niya. Saka, mukhang gusto mo rin siya eh. Hindi ba? Ha? Ano? Teka na. Huwag kang hang ganyan. Hindi ko liligawan si Melanie. Kaya huwag kang mag-alala. Sayong sayo siya. Abay, bakit hindi mo liligawan? Type ka niya. Type mo rin siya. Eh, diligawan mo na. Paano ka? Niligawan ko naman eh. Ayaw naman sa akin. Alam ang pilitin ko. Kaya ligawan mo na tol. Suko na ako. Isa pa, mas magandang lalaki naman ako sa'yo. Alam ko makakahanap din ako ng babaeng mas maganda at mas sexy kay Melanie na magmamahal din sa'kin. Loko ka talaga. Maganda at sexy lamang ang hanap mo sa babae. Biro lang naman tol. Ang seryoso mo masyado. Okay na, ligawan mo na si Melanie. Makaka-move on din ako. Salamat tol. The best ka talaga. Maniniwala na ako kay nanay na maswerte ako naging kaibigan kita. Kinikilabutan ako sa'yo, tol. Diyan ka na nga. Baka saan ka pa ma-inlove eh. Hindi kita type. Tarantado. Niligawan ko si Melanie at pagkatapos ng isang buwan ay sinagot niya ako. Nagsimula namang lumago ang negosyo namin. Sa mga unang taon ay kami mismo ni Dudong ang nagdi-deliver ng mga gulay sa mga karatig na bayan. Salitan kami sa pagmamaneho ng truck at kung saan-saan kami napupunta. Ang mga suki namin ay dati ring suki ni Mr. Tan. Kaya hindi kami gaanong nahirapan sa pagsisimula ng bagong negosyo. Nang minsang mag-deliver kami sa lugar na dati namin pinagtatayaan ng perya, ay hindi sinasadyang nakita namin si Angie. Kung naaalala pa nyo, siya yung muntik ng mangyanggaw kay Dudong. Tagasunod siya ni Tandang Lucia na nakapatay kay Lolo Serio. Kakaiba na ang itsura ni Angie nito. Tulala, wala sa sarili, at palakad-lakad lang sa daan. Tol, hindi ba si Angie yun? Oo, siya nga. Ang hayop na babaeng yan ang dahilan ng lahat. Kung bakit ako nayanggaw at kung bakit nagbuwis ng buhay si Lolo Serio. Ihinto mo, mananagot sa akin yung babaeng yan. Teka lang tol, kumalma ka nga. Wala akong nararamdamang negatibong enerhiya sa kanya. Parang wala siya sa sarili niya. Baka nagpapanggap lang yan. Huwag ka maniwala sa babaeng yan. Pero parang nakakaawa naman. Ano kaya nangyari sa kanya? Aba malay ko, wala akong pakialam sa kanya. Kaya kung ayaw mong saktan ko siya, umalis na lang tayo. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho hanggang sa ma-deliver na namin ang lahat ng produkto. Gabi na nang makauwi kami. Nadaanan namin ulit si Angie nito na naglalakad sa kalye at wala pa siyang suot na tsinelas. Magulo rin ang buhok nito kaya muli kong kinausap si Dudong. Tol, hindi ba sabi mo noon pinakain ka ni Angie sa bahay nila kaya ka nayanggaw? Oo, bakit ba puro ka Angie? Teka, may gusto ko ba sa babaeng yan? Wala, ano ka ba? May Melanie na ako no. Kawawa naman kasi itong si Angie. Ihatid na lang kaya natin sa bahay nila. Naaawa ka dyan? Malay ba natin kung nasa kanyang kapangyarihan ni Tandang Lucia? Hindi rin naman natin alam. Baka biktima lang din siya ni Lucia. Bahala ka tol. Basta ako wala akong tiwala dyan. Kaya nga, ihahatid lang natin. Kawawa naman kung hahayaan lang natin sa daan. Gabi pa naman na. Natatandaan mo pa naman siguro yung bahay nila, no? Oo,
Hindi ko makakalimutan ang bahay ng Yumanggaw sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit buhay pa yan eh. Akala ko, kasama siyang nasunog sa kubo ni Tandang Lusa. Iba kasi ang kutob-kutol eh. Sige na, payag na ako. Ihahatid lang natin tapos uuwi na tayo. Inihatid namin si Angie sa bahay nila. Dahil sa hindi kasha ang truck namin papasok sa daan papunta sa bahay nila, ay nilakad na lang namin to. Itinuro ni Dudong ang bahay nila Angie. Ako na lang ang pinapunta niya doon para ihatid si Angie. Dahil ayaw niyang maalala ang nangyari sa kanya noon. Nasa harap pa lang kami ng bakura nila Angie, ay may sumalubong sa amin na matandang babae. Umiiyak tong niyakap si Angie. Lumabas rin ang matandang lalaki na galit na galit. May hawak tong itak. Mabuti na lang at naawa to ng matandang babae. Teka po, wala po akong ginawa sa anak niyo. Katunayan nga po yung nagmagandang loob ako na ihatid siya rito. Ganun ba? Ay pasensya ka na. Wala kasi sa sarili tong anak ko. Maghapon na naming hinana pero hindi namin nakita. Ano po bang nangyari sa kanya? At sabi ng albularyo noon ay namaligno ang anak ko. Napagaling naman siya ng albularyong yun. Kaya bumalik sa normal ang buhay ng anak ko. Kaso biglang naglaho yung albularyo sa hindi namin malamang dahilan. Ano po bang pangalan ng albularyong tinutukoy niyo? Lucia. Nana Lucia ang tawag namin sa kanya. Malapit ang anak ko sa matandang yun. Nung namatay ang matanda, ay naging ganyan na ang anak namin na tulala at wala sa sarili. Napailing na lang ako sa lahat ng nalaman ko. Totoo nga ang kutob ko na inosente si Angie. Ginamit lang siya ni Tandang Lucia at nagpanggap patong albularyo. Ganun po ba? Isa nga po pala akong antingero. Hindi po na maligno ang anak nyo. Nagayuma siya. Ang isang epekto ng gayuma ay maging sunod-sunuran siya sa gumayuma sa kanya. Parang isang hipnotismo. Sino naman kaya ang gagawa ng ganun sa kanya? Simula nung nawala siya sa sarili, ay umiwas na rin ang mga nanliligaw sa kanya. Matutulungan po siya ng kaibigan ko. Isa po siyang magaling na albularyo. Tatawagin ko lang po at baka may magawa siya para sa anak nyo. Pero sigurado po akong hindi na maligno ang anak nyo. Wala akong nararamdaman kahit anong negatibong enerhiya sa kanya. Maliban na lang sa natitirang gayuma sa katawan niya. Nako, hulog kayo ng langit. Sana naman mapagaling nyo ang anak ko. Sandali lang po. Agad kong pinuntahan si Dudong at kinumbinsing tingnan si Angie. Malakas ang pakiramdam ko na naiwan sa katawan niya ang hipnotismo ng aswang na mangkukulaw na si Lucia. At dahil patay na ang matandang hukluban na to, ay wala nang nagkokontrol sa isipan ni Angie. Ito ang rason kung bakit siya tulala at wala sa sarili. Napakiusapan ko naman si Dudong nito. Kahit naman kasi galit siya kay Angie, ay may tiwala pa rin siya sa kutob ko. Tama nga ang hinala ko base sa isinagawang pagtatawas ni Dudong. Matapos to, humingi siya ng isang basong tubig. Hinipan at inorasyon nito ni Dudong bago ipainom kay Angie. Gumawa siya ng maraming tubig na may orasyon para ipainom palagi kay Angie hanggang tuluyang matanggal sa katawan nito ang gayuma. Galit na galit din ang mga magulang ni Angie kay Tandang Lucia dahil ang pakilala nito ay isa itong albularyo. Yung pala ay paglalaruan at gagamitin lang si Angie para sa plano nito sa amin ni Dudong. Araw-araw pinupuntahan ni Dudong si Angie para tignan to. Hanggang lumipas ang isang buwan ay tuluyan na itong gumaling at bumalik na sa normal niyang isipan. Kalaunan ay nabalitaan ko kay Dudong na nobya niya na pala si Angie. Naging masaya naman ako para kay Dudong dahil katulad ko ay natagpuan niya na rin ang babaeng magmamahal sa kanya. Hanggang ngayon na may pamilya na kami ay sanggang dikit pa rin kami ni Dudong at magkasosyo sa negosyo. May tatlo na kaming delivery truck at sapat na tauhan para dito. Lumago din ang aming gulayan at nagtitinda na rin kami ng mga bigas. Siguro nga'y swerte talaga sa amin ng mutya kaya umasenso ang aming buhay. Pero sinamahan din namin ang sipag at tiyaga sa negosyo kaya narating namin kung ano ang buhay na meron kami ngayon. Paminsan-minsan ay nanggagamot pa rin kami ni Dudong. Hindi namin matatalikuran ang gawaing to dahil ipinamana sa amin to ng mga lolo namin. Hanggang dito na lang ang pwede kong ibahagi sa inyong karanasan namin. Isa lang na natutunan ko sa lahat ng karanasan namin ni Dudong, ang piliin ang kabutihan kaysa sa kasamaan. Dahil ang kabutihan ng puso mo ang magdadala sa'yo sa tagumpay mo. Salamat sa pagsubaybay niyo sa kwentong to. Sana naghatid ako ng inspirasyon sa inyong lahat na hindi ang mutya ang nagpanalo sa lahat ng laban namin to, kundi ang mabuti naming puso at bukal na makatulong sa iba. Ako ulit si Joseph. Hanggang sa muli. With every step we stand our ground, with hearts that never yield. In the shadow of the monsters, our friendship is our shield. We rise as one in the face of night. Together we shine through the fiercest fight. With hands held strong, we heal the pain. Through the storm and the fire, we rise again. Shapeshifter, we face them hand in hand.
We journey far from lands we've known to heal the broken land. Through every wound we find the light. Faith healing sets us free. For in our bond there's power bright, and hope is our decree. We rise as one in the face of night. Together we shine through the fiercest fight. With hands held strong, we heal the pain. Through the storm and the fire, we rise again. We rise again. Through every trial, every tear, we call upon the stars to mend the scars and cleanse the fear. No matter where we are, with whispers soft and healing touch, we'll banish every curse. For in our hearts the strength's enough to heal the universe. We rise as one in the face of night. Together we shine through the fiercest fight. With hands held strong, we heal the pain. Through the storm and the fire, we rise again. So here we stand, the battle won. His skies begin to clear. A friendship forged in moon and sun, no longer ruled by fear. With hearts as bright as morning's flame, we'll never walk alone. For on this journey